ang nakaraan. Matapos nalaman ni Camille na napuno ng missed call ang phone kaya labis ang kanyang pag-alala dahil maaring galit itong si Jake. Kaya naman agad niyang pinagtapat sa binata ang dahilan kung bakit hindi niya ito nasagot. Ganito talaga ang magiging sitwasyon natin, Jake. Dahil alam naman natin na malayo tayo sa isa't isa. Pero gusto kong ipaalam sa iyo na huwag tayong sumuko. Maraming mga bagay na magiging dahilan para tayo ay magkahiwalay. Pero hangga't maaari ay huwag tayong sumuko sa pag-ibig natin, Jake. Oo, tama ka, Camille. Kaya natin to. Sa mga oras na iyon ay naliwanagan ang dalawa at gumawa sila ng mga schedule para hindi sila makomplikado sa oras. Naging maayos naman ang kanilang relasyon kahit malayo sa isa't isa. Pero may mga panahon talaga na hindi may iwasan na may alitan sa bawat isa. Hello, Camille. Bakit hindi ka na naman makontak? Hindi ba kapag hapon na ay nasa bahay ka na? Pero bakit hindi ka pa matawagan? Naku, pasensya na, Jake. Nalobot ang phone ko tapos medyo pagod na ako sa trabaho kaya yun, nakatulog na ako. Totoo nga ba talaga, Camille? Bakit, Jake? May pagdududa ka ba? Hindi naman sa ganun, Camille, pero napapansin ko na kasi. Jake, kung ganun naman lang ay nasa isip mo na wala kang tiwala sa akin ay mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Camille, no. Wala namang ganyanan. Anong saysay ng pag-ibig natin, yung mga pangako natin sa isa't isa? Kung ikaw mismo ang bumitaw. Hindi, Jake. Oo, mahal kita, pero kung ganyan man lang din ay lagi kang magdudula sa akin, eh mas mabuti pa nga maghiwalay muna tayo. Masakit man sa dalawa ang naging desisyon ni Camille, pero hanggat maari, may panahon na hindi sumuko itong si Jake na sana ay maayos pa nito. Kaya naman, tinawagan itong si Camille ng kanyang uncle. Uncle, bakit ka napatawag? Camille, ano itong nabalitaan ko na hiwalay na kayo ni Jake? Uncle, siguro nga ay hindi kami bagay sa isa't isa. Camille, paano mo naman nasabi? Mabait si Jake. Mapagkatiwalaan at may trabaho rin naman. Hindi ko alam, Uncle. Pag-isipan ko muna. Camille, please. Mabait naman si Jake. Boto ako sa kanya para sa'yo. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Kung may nagawa man siyang mali sa'yo, ipatawaran mo na. Kaya naman, nagkaroon ng panibagong desisyon ang dalaga. Sige, Uncle. Pagbibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hello, Jake. Camille, bakit napatawag? Jake, sige. Pagbibigyan kita ng isa pagkakataon. Maraming salamat, Camille. Alam mo, Jake, para naman maging masaya ka sa sunod na buwan, ako naman ang bibisita sa'yo. Talaga, Camille? Yes. Excited na ako. Tuluyan na ngang nagkita ang magkasintahan sa Maynila. Labis itong ikinatuwa ng dalawa dahil kahit papaano ay hindi natuloy ang kanilang hiwalayan. Namasyal sila sa iba't ibang lugar sa Maynila. Camille, maraming salamat talaga. Jake, pasensya ka na rin sa mga nagiging asal ko sa'yo. Pero ang totoo talaga ay mahal naman kita, Jake. Matapos ang naging bakasyon ni Camille na ilang araw sa Maynila, muli na itong bumalik sa probinsya. Hello? Camille? O Jake, bakit? Camille, yung uncle mo, wala na. Iniwan niya tayo. Ano ibig mo sabihin, Jake? Camille, lumisan na ang uncle mo. Ano? Hindi ito maaari. Oo, Camille. Yung taong naging tulay natin sa isa't isa. Kaya naman, masakit ito para sa dalaga ang pagkawala ng kanyang tiyuhin. Camille, anak, ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga ay nagkabalikan ka ng Jake sa tulong ng uncle mo. Ilang taon ang nakalipas sa kabila man ng mga problema. Bilang magkasintahan, hindi nagpatumpik pa ang binata.
Camille, alam mo, 7 taon na tayo magkasintahan. Gusto ko sanang lumagay na sa tahimik. Anong ibig mong sabihin, Jake? Camille, will you marry me? Jake? Oo, Camille. Kailanman, hindi nagbago ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Yes, Jake. I do. Mahal na mahal din kita. Kaya naman, noong October 28, 2017, tuloy na ngang nagpakasal silang dalawa at kasalukuyang naninirahan ng simple sa probinsya. Masaya silang nagsama, bagamat wala pa silang anak. Pero ito ang labis nilang hinihintay na darating sa kanilang buhay. May mga bagay at mga pangarap sa buhay natin na gusto nating makamit. Huwag tayong sumuko dahil balang araw, ibibigay din ito ng Diyos sa atin. Hanggang dito na lamang muna mga kaibigan. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentong pag-ibig. Maraming salamat at paalam.